inyo mga kasari. Good morning po sa inyong lahat na nanonood ngayon. Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Shamay Javier. Today is Friday, June 3, 2022. And for today's vlog, ayan guys, diretso na agad tayo sa topic natin for today, which is yung pagpa-price update ko sa inyo ng mga kinuha ko noong Friday, in order ko sa Pure Gold, na-deliver po ito ay Saturday. Pero hindi ko na agad na i-vlog sa inyo. Ayan, i-share ko sa inyo, nilinyahan ko po ulit dito. Ayan, kung makikita nyo, medyo malabo lang yung pagkakaprint ng mga nakasulat dito. Pero malinaw na ang daming nakalinya. Ibig sabihin po mga kasari, meron na naman pong mga nagtaasang items. At yun po yung i-share ko po sa inyo. Padaanin lang natin tong motor. Ayan, delivery ng Lazada. So, let's start na po agad-agad mga kasari. Ito po yung diniliver sa akin nga po ng Pure Gold noong Sabado. Diba po ako ay nag-unboxing, haul and pricing ng groceries. And yung iba, hindi ko nabanggit na tumaas. Kaya ayan, mag-start na po tayo agad-agad mga kasari. Madami kasing mga kasari natin na nanonood. Gusto nila ng price update palagi kasi patuloy pa rin ang pagtaas ng mga paninda. Siguro sa YouTube na lang sila nanonood imbis na i-check nila yung kanilang resibo. Pero ito po yung advice ko sa inyo mga kasari. Bawat lugar po kasi minsan ay naiiba ang puhunan. Kaya maigi pa rin po na i-check nyo yung mismo yung resibo na nakukuha nyo kapag kayo ay namimili. Kasi malay nyo, iba pala yung puhunan nyo sa puhunan ko, di ba? So, ayun guys. Mag-start na tayo dito guys sa manghuan. Manghuan na maliit. Saan na ba yun? Para may sample tayo. Ito, yung manghuan na ganito na brown. Ang bentahan ko lang po niyaan ay 7 pesos noong nakaraan. Pero ginawa ko na siyang 8 pesos kasi po, ang puhunan na po ng manghuan, hindi mo na talaga siya pwedeng ibenta sa 7. 6.35 na po ang puhunan ng manghuan. Diba guys? Ano, sobrang liit na kung 7 pesos pa din ang bentahan mo. Kaya gawin mo ng 8 pesos. Lalo na kung namamasahe ka pa, diba? So, ang next naman po is yung clover. Yung clover ko po ay 8 pesos. Medyo matataas na talaga ang mga chicherya ngayon. Wala na pong mura ngayon. Yung clover na cheese, 6.20 na din po. Ganyan po kasi yung ginagawa kong technique. Kapag umano ng 6 pesos pataas hanggang 7, ang bentahan ko na po ay 8 pesos. Kapag 5 pesos hanggang pataas, ang bentahan ko na po ay 7 pesos hanggang 6 pesos na puhunan. Tapos, ayan guys, yung clover, 6.20 ang puhunan ng clover. Kaya 8 pesos na din ang clover ko. Ang next naman po, chicken skin. Saan ba? Meron pa. Wala na yata ako guys na chicken skin. Pero yung chicken skin, 6.35 din ang puhunan. Pang 8 pesos na din ang chicken skin. Ang liit-liit niyang chicherya na ganyan, kukuntian naman, pang 8 pesos na. Diba guys? Lugi si customer. And kapag tayo ay hindi nagpatubo, hindi natin ginawang 8 pesos, sobrang liit ng ating tubo, di ba po mga kasari? Ang sumunod naman, eto. Dito maraming customer ang nagre-reklamo. Hindi siguro nila alam, may mas smaller size pa sa pillows na tinitinda ko. Yun yung tag sa 7, pero yung tinitinda ko, tag na 9. Eto siya guys, yung ganitong pillows. Ang size yata or grams nito ay 38 grams. Ayan. Meron pa kasing pillows guys na nakapack na nasampuan naman. Kalahati lang nito. Yun yung tag 7. Eto guys, pang 9 to. Kasi ang puhunan ng pillows. Padaan natin yung dumaan. Ang puhunan po ng pillows ay 7.65. Ang mahal guys, di ba? Kung meron lang talaga akong mabibilihan ng mura, talagang doon ako bibili para meron tayong tubuin na malaki-laki. So, ang next na may linya naman po dito is yung piatos. Yung piatos po, ang puhunan na ng piatos ay 13.55. Imagine, 15 pesos lang ang bentahan ko. I-calculate natin.
Ang tubo ko na lang po mga kasari sa piatos ay 1.45. 15 ko pa din, hindi ko siya binago kahit tumaas siya ulit. So, ang next naman guys is yung sa Ligo Sardines na green. Ito tumaas din eh. Medyo malabo lang yung print. 20.50 yung puhunan ng Ligo Sardines. Ang bentahan ko po nun ay 23 din. Hindi ako nagtataas sa Ligo. Pero yung pula, 21 pesos para may tubo tayo na 3, ginawa ko siyang 24 kagaya nung sa 555 sardines na red. Sila lang yung bukod tanging 24 pesos sa presyo ng sardinas. And eto nga, yun sa 555 sardines na green, kapuhunan niya ang Ligo sardines na green. 20.50. 23 yung aking bentahan niyan. Ayan guys, putol-putol na naman ang ating vlog. Siyempre, merong bumili. Kaya, ayun, hininto muna natin yung ating pag-vlog. Ang next dito sa resibo na, ayun, nag-iba ang puhunan. Dito din ako guys, nabigla. Kasi, ang Alaska Ibap na maliit, eto guys, ang bentahan ko lang nito ay 15 pesos. Mahal na pala siya. Ang puhunan nito halos 14 pesos na. 13.95 po mga kasari ang puhunan sa pure gold. So, round up na natin kasi 5 cents naman. 14 pesos na ang puhunan. So, piso na lang talaga mga kasari yung ating tubo. Kaya tinaasan ko siya ng piso. Ginawa ko na po siyang 16 pesos. Kasi yung malaki ang bentahan ko ay 32. So, ayun guys. Mataas na rin ng mga gatas. Walang pagbabago. At ito pa ang isang nakakabigla mga kasari. Yung ating sachet na Nesty Honey Blend. Ang Honey Blend, sobrang taas ng puhunan guys. Dati nasa 18 point something. So, pwede pa nating ibenta ng 20, ba? Diba? Pero ngayon guys, lagpas na ng 20 yung puhunan. Kaya hindi na talaga siya pwede sa 20. Kaya ang ginawa ko guys, ginawa kong 22. 22 pesos na yung bentahan ko ng lahat ng flavor ng Nesty. Kahit pa siya ay hindi 20 ang puhunan para hindi na rin malito yung kapag umalis ako may magbabantay. Hindi na rin malito sa presyuhan. Lahat 22 pesos na. Yung Nesty lang, yung tang hindi po. Ang puhunan ng Honey Blend ay 20.50. Diba guys, magkano lang ang tubo ko? 150 lang. So ang next naman is etong yung mga Century Tuna. Ito, nagbaba na to nung nakaraan guys. Nasa 31 point something yung puhunan. Ginawa kong 35, nagbago ako kasi dati 36. Pero ngayon guys, ano na, 32.35 yung Century Tuna Flakes in Oil. Yung with calamansi naman po ay 32.65. Magkaiba sila pero ayun, 35 pa din ang aking bentahan. Siguro kapag naubos yung nalagyan ko na ng presyo dito, gawin ko ulit siyang 36. Hindi ngayon guys, pansin nyo ko konti yung bakante dito. Ayan. Kapag ito nilagyan kong ganyan, madami pa ako masyadong mga delata. Kaya hindi ngayon ako nag-o-order ng sobrang daming delata ngayon. May ladies, there's can a plane. Meron. Isa. Maliit, malaki. Yan, ang ganyan ka lang. Ito? Oo. 35. Dalawa. Yung tatanong sa akin, yan, nandun ko yung bacon. Magkano, benta mo ng bacon? Bacon? Maliit lang. Ito na ba yun, yung tuna? Palaman din? Oo. 13. Hindi, yung ganito yung kalaki. Ano? Yung may flavor ko kasi 37. Dami. Konti na lang tubo, nagmahal din yan eh. Lahat na, pati nga mga gulay. Ayun guys, meron lang bumili. Hindi ko na hininto para makita nyo talaga yung actual bentahan, diba? So, nasa na ba tayo? Ayan, sa candy. Yung mga Mr. Buko, ang puhunan na guys, 20 pieces lang ang laman. 1.70 na lang yung tubo natin, diba? So, isang piraso na lang ng candy yung ating tubo. 18.30 na guys ang puhunan. Tapos, sana naririnig nyo ako guys, sana hindi alam nyo yun, mahina yung boses ko. Eto guys, nagtaas din yung ating twin pack na Star Margarine, yung classic. 8 lang ang puhunan nito dati.
bentahan ko ay 10. Pero ngayon 10 pa din naman. Pero tumaas siya. Nabawasan yung tubo natin guys ng 50 cents. Ang puhunan na guys kada isang twin pack ay 8.50. So, one next naman po is yung UFC Sweet Chili Sauce. Ayan, na-share ko na naman yun sa inyo na halos 15 na yung puhunan. Dati 15 lang yung aking bentahan. Kaya ang bentahan ko na guys ay 17 pesos. Ito siya. 17 pesos na. Ang puhunan ay 14.50. Next is yung nagtaas din pala guys yung UFC ketchup na 100 grams. Ito guys. Ginawa ko na siyang 12 pesos. Kasi before 11, 10 pa nga dati. Kaso patuloy yung pagtaas ng ketchup, yung 100 grams. Ang puhunan na po niya ay 10.50. Mahal na guys. So, konti lang din kapag 12 ang bentahan natin. Konti lang din yung tubo natin. Ang next naman guys, sinisipat ko mga kasari kasi ayun o. Sobrang labo ng pagkakaprint. Binabasa ko maigi. Ito, yung cup noodles. Nagtaasan din po mga kasari yung cup noodles. And may problema din ngayon sa Pure Gold na pinamimilihan ko. Wala silang mga Lucky Me cup noodles. Kasi daw, hindi daw nakapagbayad yung sa ng Lucky Me noodles para makapag-display doon sa Pure Gold. Kaya lahat na naka-display is Nissin. Nissin lang na cup noodles. Pero nagtaas din guys yung Nissin spicy seafood. Ayan, ang puhunan na guys, hindi ko na siya pwedeng ibenta sa 21 kasi ang puhunan ay 20.25. Ang mahal na po. Kaya ang ginawa ko guys, ginawa ko ng 23 ang bentahan ko po ng Nissin Spicy Seafood na flavor. And the next naman po mga kasari, ayan, sinisipat ko lang talaga mga kasari isa-isa para may share ko sa inyo talaga yung pinakapuhunan at bentahan ko. So, ayun guys, wala na palang kasunod kasi tapos na. Wait lang. Ayun mga kasari, dito ko na rin po tatapusin itong aking vlog for today sa aking pag-price update ng mga nakalagay dito. Sana nagkaroon kayo guys ng konting impormasyon na tumaas na yung items na mga nabanggit ko. And then, nalaman nyo din kung magkano yung bentahan ko dito sa aking tindahan. So, ito lang po yung piece of advice ko sa inyo mga kasari na i-check nyo palagi yung mga resibo kasi kada lugar, iba ang puhunan minsan ng mga paninda. So, ayan po. Sana po mga kasari nagustuhan nyo po itong aking video for today. At kung nagustuhan nyo po, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. At pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa susunod ko pang video. Bye guys! Keep safe everyone! Bye!